Patong-patong na kasong graft, grade misconduct at paglabag sa procurement law ang kinakaharap ni Michael Dalumpines, ang chairman at presidente ng Apo Production Unit at 12 iba pang mga matataas na opisyal ng nabanggit na ahensya na nasa ilalim ng Government Owned and Controlled Corporation o GOCC. Ito'y kasunod ng umano'y manumalyang bidding sa 450 million pesos na proyekto para sa paggawa ng tobacco stamp na gagamitin ng Bureau of Internal Revenue. Dito ngayon para po ipahiwatig sa media at lalo-lalo na sa ating mahal na Pangulo na lagi niyang sinasabing alisin natin ang korupsyon sa gobyerno. Pero itong nangyari sa Apo Production tungkol sa bidding ng mga tax stamps sa sigarete, ito po, na nagkakahalaga ng 2.2 billion sa 5 taong kontrata na supposed to be dapat yung ikinontrata para sa 1 taon lang. Ang pinagtakaan namin ay ibinigay kagad yung 5 taon na ibig sabihin talagang may motibo po. Pangalawa po, para ituwid po ang bidding process natin since na ito ay batas under the procurement law of the Philippine government dapat nasunod. At isa dito, kaya kami nandito po ngayon is para sabihin ang mga irregularidad na nangyari doon sa bidding ng tax stamp po. Sa 16 na pahinang complaints affidavit, hindi mo na dapat na maglabas ng notice of award ang Apo Bids and Awards Committee, pabor sa Ilisers Corporation at Mara Linux and Business Solution Joint Venture dahil sa bigong magkasunod na procurement procedure. Bukod sa kawalan umano ng kapabilidad sa aspektong teknikal, taasan din umanong binaliwala ng APOBAC ang rekomendasyon ng Technical Working Group na nag-disqualify sa Ilisers Joint Venture. Mula pa lang nung opening, ang dami ng kulang na dokumento nung inawardan nila. Pero in spite of that, pinasa nila. Ngayon, in spite na may post-qualification, disqualification na nirecommend ng technical working group ng APO at ng BIR, na ito'y pinirmahan ng 11 katao, ha? 11 katao na nag-evaluate doon sa post-qualification. In spite of that, pinasa ng back. Ang problema, isa sa back, yung vice chairman, nag-dissent opinion kasi hindi siya pabor. Ngayon po, wala na po siya sa pwesto. Kasi pinilit ng head ng procuring entity in the name of Mike Dalumpines na sinasabi niyang ipasa niyo yan kasi ang katwiran niya, kahit ma-ombudsman siya, 70 na siya, hindi raw siya makukulong. At ito yung pinagmamalaki niya lagi, Davao Boy siya. Ang naghain ng reklamo ay isang Mirna Gonzalez, assistant sales manager ng Colonwell Trading, isa sa natalong bidder. Bukod kay Dalumpines, kabilang din sa reklamo ang 6 na board of trustees ng APO at 6 na iba pang miyembro ng BAC. Ang APO Production Unit ay isang GOCC na responsable sa pag-iimprinta ng BIR seal, pasaporte at iba pang mga resibo na ginagamit ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Jong Manlapas, Radyo Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamayang nag-uusisa.